Ayan, magandang umaga po. Nakakuha na naman po tayo ng mga bulaklak ng chives. Ayan, bulaklak po yan ng chives. Sobrang ganda. Nakuha ko lang po to libre. Pero hindi po sa garden ko. Ayan, guess what? Siyempre, sa kapitbahay. So, ayan po yung kapitbahay namin. Sa katabing bahay lang talaga namin yan. Lagi ako dyan. So, nakikita ko yung may-ari, si Isabel. Lagi niya yung inaano, tinatapon, tinatanggal niya. Sabi ko, ang ganda-ganda, bakit tinatapon mo? Kaya nang sabi niya, hate na hate ko talaga to kasi ayokong dumami. Kasi pag dumami nga naman talaga, marami kang lilinisin, marami kang i-maintain. Kahit kaya po yan sila, ayaw nila na maraming i-maintain sa garden. Dito po kasi sa Canada or sa ibang bansa, pag nag-work ka, usually pag mga full-time yan, hindi po talaga yan sila nag-spend masyado ng time sa gardening or mga nag-clean or nag-hire na lang yan sila na maglilinis ng garden. Kaya dyan po tayo pumapasok. Ayan. Yung mga part-time, ayan. Pero ito walang bayad. So, kaya sabi niya, kunin ko lang daw kung gusto ko. Tapos kung gusto kong kumuha ng panggulay, yung mga pangsahog-sahog, ayan, pitasin mo lang yung mga ano na yan, fresh, bago. Libre, okay lang yan. Mas gusto ko nga may kumukuha para hindi na ako maglilinis, sabi nga niya, di ba? So, syempre, tayo, go tayo. Libre, di ba? So, ayan, ang ganda, sobrang ganda, di ba? So, ayan, natapos na po ako. Kinuha ko na po siya. So, ito po siya, close up. Ayan, sobrang ganda niya. Ewan ko nga, ba't tinatapon niya yan? Ang ganda eh. So, kinuha ko talaga pati yung tangkay para ilagay ko siya sa vase, a flower vase. Ayan, ilalagay ko po siya sa loob ng bahay kasi sobrang ganda nga naman talaga. Oh, di ba? Ang mahal-mahal kaya ng mga bulaklak sa grocery. Pag napupunta ako doon, nadadaanan ko, pinakamura na nila mga 500 pesos or 600 pesos. Pinakamura na yon. Kung ito, hindi naman to binibenta mga ganito. Kaya iuwi na lang natin. Lagay na tayo ng tubig. Ayan mga mason jars or lagayan ng mga strawberry jam. Ayan, kinukulik ko talaga yan. Lagayan ko ng mga used oil or mga flower vase ko ng ganyan pag medyo maganda yung shape. Yan, nililinis ko para magamit siya, di ba? So, ito na siya, di ba? Ang ganda-ganda niya. Gandang-ganda talaga ako dito. Oh. Although, hindi nga lang kaano yung amoy niya, pero hindi siya mabaho. May amoy nga lang talaga siya kasi herb siya eh. So, ayan. Pero gusto ko yung amoy niya kasi para lang siyang sibuyas. Ang ganda talaga niya. Gandang-ganda ako nito. Oh, ayan, oh. Tapos, pag na-dry na to, pwede ko pa itong gamitin pang ano. Diba? Pang seedlings natin para sa next ano. Kasi perennials yan siya. Pwede mo siyang gamitin. Kahit mag-winter. Pagkatapos ng winter, pwede rin po yan siyang tumubo ulit. Kasi mayroong mga bulaklak, may mga plants na hindi siya nabubuhay. Pag pumasok na yung taglamig, namamatay po siya sa sobrang lamig. Kasi dito, umaabot kami minsan ng 48 degrees. Ayan, oh. Ang ganda, diba? Oh, try natin dyan. Oh. Yan. Kahit naman talaga sa gubat, nangunguha ko ng bulaklak kasama kong anak ko pag nadadaanan namin. Diba ang ganda? Ganda ng dinikwat sa kapitbahay. Dahil summer na, ayan, ipapakita ko sa inyo, share ko rin yung iba na kukuha ko sa pag nadadaanan ko sa mga forest. Ang gaganda kasi okay lang naman kumuha ka ng bulaklak. Huwag mo lang bunutin talaga yung kasi bawal yun. Kasi nga part ng nila yun parang ng nature dito to protect ng yung mga bees. Dito kasi mahalaga sa kanila ang bees dahil nga part na ng yun ng nature. Kaba, umuwi lang namin galing park. Ayan, tinan mo. Hindi nila alam. Kanina ko pa sila kinukunan. Ayan, sobra po talagang init today. 34 degrees. Tapos dry kami dito kasi malayo kami sa tubig. Katulad ng dagat. Someone is wet again. Ayan, ang asawa ko. Tiyan niya din, oh. Taki rin, babe. Taki rin. Ang tiyan. Tawa ko din, Diyos ko. Who told you can't have a shower again? So, ayan, pag sobrang init talaga, dito na siya sa labas kasi lumabas kami. Kasi minsan, yung mga park,
walang masisilungan, sobrang init. I hope this. Tapos pag may baby, nako, ang hirap. So ito naman yung aking mga halaman. Ay, ito kabibili ko lang sa Walmart dahil namatay yung isa. $7 pa naman yung ano na yan, yung mahahaba yung dahon. Tapos namatay lang. Yung isa ang healthy-healthy, oh. So dito lang kami sa backyard, nag-i-enjoy. At ini-enjoy talaga namin dahil nga pag winter, hindi mo naman magamit halos yung backyard. Yun, maliban na lang pa nag-sledding kami sa snow o nag-be-belt kami ng castle, ganon. So yan, naano niya yung tatay niya. Kaya pag mga kuya niya talaga, napipikon ako, nadadali siya. So ayan, thank you po sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. Ayan, maraming salamat po at God bless you all. Mag-iingat po kayong lahat. Bye for now.